Paglutas sa suliraning routine at non-routine gamit ang paghati-hati ng bilang sa 2, 3, 4, 5 at 10 kasama ang iba pang operasyon sa at pera. Week 4. Tingnan mo ang halimbawa sa ibaba. Pag-aralan mo kung paano nilutas ang suliranin na may kinalaman sa pera gamit ang angkop na pamamaraan. Tandaan, kailangan mong unawain mabuti ang sitwasyon. Sagutin ito gamit ang mga hakbang na sa pagsagot at i-check ang sagot. Gawain sa pagkatotoo bilangan, unawain mabuti ang bawat sitwasyon. Sagutin ang mga tanong sa ibaba nito. Isulat ang sagot sa inyong sagotang papel. Number 1. Ang kabuuang baon ni Cynthia mula Lunes hanggang Biyernes at 200 pesos. Hinati niya ito sa 5 araw nang magkakapareho ang halaga bawat araw. Magkano ang magiging baon niya sa isang araw? Mga hakbang. Number 1. Isulat muli ang sitwasyon ayon sa iyong pangunawa. Number 2. Isulat ang tanong na pasalaysay. Number 3. Sagutin at ipakita ang kompletong solusyon. Number 2. Si Celso ay may 60 piraso bayabas na napitas mula sa kanilang puno sa bakuran. Nais niya itong ilagay sa kahon na naglalaman ng 10 piraso. Ilang kahon ang kailangan ni Celso upang mailagay lahat ng bayabas na napitas niya? Pedonia na pangkatin ang kanyang 30 mag-aaral sa ikalawang baitan para sa kanyang pangkatang gawain sa klase. Ilang pangkat ang mabubuo kung 5 ang nais niyang bilang sa bawat pangkat?
Number 4. Dahil sa matinding init, nakasanayan na ni Dan ang uminom ng 10 basong tubig araw-araw. Ilang araw na siyang uminom ng tubig kung ang kabuuang bilang ng nainom niyang tubig ay umabot na sa 100 basong tubig. Gawain sa pagkatutubilang bilang 2. Unawain mabuti ang bawat sitwasyon. Gamit ang repeated subtraction, alamin ang tamang sagot. Number 1. Mayroong 80 pesos na naitabi si Aling Gloria mula sa kanyang pagtitinda na Sampaguita. Ibinigay niya ito sa kanyang 4 na anak nang magkakapareho ng halaga, bawat isa. Magkano ang matatanggap ng bawat isa niyang anak? 20 pesos bawat isa. Number 2. Nakasanayan na ni Lorena ang kumitas ng 4 na piraso rosas sa kanilang hardin upang ilagay sa vase. Ilang araw niya pinitas ang 36 na rosas na nakalagay sa kanilang vase. 36 divided by 4 equals 9. 9 na araw. Number 3. Si Mang Ricardo ay gumawa ng kamang taniman o plat para itanim ang 30 pirasong punla ng kamatis. Ilang kamang taniman o plat ang kailangan niyang gawin kung ang bawat kamang taniman ay 5 punla lang ang pwedeng itanim? Piliin ang tamang salita kung kumpleto sa pangungusap. Ang pagsasagot sa isang suwirani, letter B, o sitwasyon ay isang pagsasanay sa matematika na kailangan ng masusing pang-unawa. Madali mong masasagutan ang isang suwirani kung ito ay babasahin mo ng may pang-unawa, letter A.